Sir, manual pala to? Yes po. Hindi ako marunong manual. Sure? Wala ko automatic. Hala, napag-usapan natin yan. Computer deluxe manual. Joke lang, sir. Hello guys, welcome to Daddy Ryan's Vlog. Ngayon ay ang release ng ating bagong-bagong Hi-Ace Commuter Deluxe 2023 year model. Sa video na ito ay ang full tour and overview ng car na ito by our sales agent. So tara guys, samahan niyo ako. Ano bang pwede niyong i-expect kapag i-release sa inyo ang brand new Hi-Ace Commuter Deluxe at paano ba ito i-operate ng tama? Paligutan muna natin yung mismong unit itself. Yung gulong, ito yung hub cup niya. So depende na lang kung gusto mong i-upgrade syempre. Medyo kaya pa naman niya yung mas malaki. Exact size ng gulong natin, para lang mas maano, 215 by 70. Meron na siyang factory rust proof, yung kulay gray na yan na makikita mo. So yun, di ba para siyang rubber na pintura na something. So protection for a advantage ng bagong Hyla, ay ng bagong Hi-Ace comparing sa dati. As aerop na syempre yung makina. Engine size niya is 2.8 liter diesel. So wala naman siyang pinipili sa diesel. So dito, mapapansin mo lang doon, siya halos lagayan ng tubig. Actually, wala na talaga siyang lagayan ng tubig. I think this one, hindi. Kasi pure coolant na tayo. Still meron siyang power steering liquid, fluid kahit na naka-motor driven power steering tayo or computer box. Ito kasi is tumutulong pa rin para mas mapadaan yung manibela niya kahit na ano siya. Kahit na naka-motor driven power steering na or kahit na naka-electric steering wheel na. Okay lang yan yung level niya. Yes, sir. Hindi pa naman siya nagbabawas. Naka-max level pa naman siya. Then coolant, support na naman tayo lahat, halos lahat ng sasakyan, support na ng coolant. And then, yung kanyang fuse box in case na magkaroon ng problem yung unit, pwede mo naman siya mong check din. Engine size niya, rear wheel drive, so likod yung kumakamot sa kanya ngayon. Tapos yung kanyang alternator, medyo mataas yung position, nandito siya sa side na to. Hindi lang masyado makita. Ay, ito. Ang bang alternator na ito. Nandito sa side na ito. Ito. Itong nasa likod na ito. Para magkarga siya sa mismo battery. Ito din yung kanyang air filter. Medyo mas mataas na position. And then, itong kanyang radiator. Ang kompresor ng aircon, sir, nakalagay siya sa mismong likod. Dahil malaki yung unit, hindi kasi kasya na dito siya ilalagay sa harap. Mapapansin mo medyo compact. Actually, hindi sa pinakalikod siya. Nandito lang sa banda sa may bandang likod nito. Sa ilalim, sir. Bandang harap, sir, yung alam ko. Kasi ito, so, ano, meron siyang ilalim na cover. Ang engine kasi nito is naka-inline engine na rear wheel. So, much powerful naman siya. Okay, baba na natin. So, punta na tayo sa loob. Based on color, mapapansin mo, hindi siya white na white. Ito yung white one. Medyo may pagka-pearl yung dating, pero hindi siya ganun ka-metallic. Hindi siya plain white lang. Mukha siyang ano. Yes, sir. Tanggalin ko lang to, sir. Ito yung mga freebies na nakuha natin. So, nakakuha tayo ng genuine Toyota seat cover. Although, ano siya, the good thing is, napoprotect din naman niya yung dating cover. So, ito yung genuine Toyota seat cover natin, Toyota accessories. This is the genuine Toyota matting, carpet type matting, buo yan hanggang sa pinakalikod, nakamatting to. And then, yan. Ang pagpo-fold naman, sir, ng part na to. So, ito, madalas question, paano naman kami dadaan dito kung nakaharang to? Ito naman, sir, ano, na-adjust para mas madali yung pagdaan sa likod. Ito ba sa'yo napapold pa? Hindi na. Ito sa'yo yung dito jump seat. Ito na siya mismo. Nagaganon. Kasi yung way lang kasi dati is itong side na to. Kailangan mo siya yung ganun para makadaan ka dito.
Ngayon kasi sir, mas maluwag na yung unit natin, mas malapad na siya. So need mo lang para makadaan dito na maayos is recline mo lang yan para nagdaan pa sa gitna. Actually, pwede mo itong paggawin sir ng isa pang upuang maliit ha, kasi yung iba ganun yung ginagawa eh. Okay. Based on air condition system natin sir, ito makikita mo, advantage talaga ng high-ease natin commuter deluxe comparing sa high-ease commuter decon before, mas malapad na yung blower ng aircon niya. So, kahit yung pinakadulo sa likod niya, nabibigyan na ng hangin. Plus, meron na din itong sariling adjustment dito sa gitna, movement lang, sorry, ang adjustment lang natin is dun mismo sa pinakaharap. So, driver pa rin yung may control ng lamig sa likod. Pero may make sure na malamig naman. Kasi ito, even to, this one's blower pa rin eh. Yung ilaw niya, dati middle lang ang meron. Ngayon is second and last row meron na din. Mas malaki yung tail light, mas visible ka sa mga nasa harapan. Mas visible yung mga nasa likuran sa unit mo. Yun. So, ito yung anahan niya. Ganun pa rin. Mas maluwag lang siya comparing sa dati. Kasi dito sa pinaka-back, ang opening ng upuan na niya is yung 50-50. So, yung na-open na siya papagana. Ang pagbababa naman sa kanya, sir, is kailangan ko lang tanggalin. Pinaka-lock. And then, tatayo mo lang yan. Dahan-dahan. So, yun. So magiging same lang din sa kabilang side, ganun lang din yung pagtatayo sa kanya. Yes sir, ang bali ang pagtutupi sa kanya, ito lang. Para ma-fold mo siya, and then dito. Itong red na lock. Yan, angat mo lang ito. And then, sabit mo lang ulit, hindi mahulog. So, just natin, yun. So, yung buong likod niya is nagiging compartment area. Sagot din pa dito kung sakali kasi na may mga gagamitin mo siya ng mas malaki pa yung mga ikakarga mo. May mga nut lang yung upuan yan. Is it to detach? Is it to? Tatanggalin mo yung bawa sa iyo. Itong nut lang. Then yung nut dun sa gilid. Yan. Ito. Black na to. Tanggalin mo lang yan. Marirremove siya lahat. Hanggang dun sa last na yan. Pati yung nandun. Kung gusto mo, pwede mo siyang lagyan ng malaking kama dito sa loob eh. So, pang supplies. Ang business din. Ang business. Multi-purpose. And then, hydraulic naman siya. Magana naman siyang ibaba. So, ilahin mo lang. And then, ilaw sir na, ano? Yun. And then, ito yung opener niya. Malaki yung third brake light. For me, one of the biggest unit talaga na nirelease ni Toyota. Napasok sa budget and, ano, ito. Hello. Ngayon, punta naman tayo sa driver side. Kung okay na siya, sir, upo ka dun sa ano, habang dinidiscuss ko yung mismong. Yes, sir. Or kung gusto mo dito ka, ako na lang dun para mas ma-feel mo yung ano. So, yan guys. Sa loob ng high-ace commuter deluxe. Ang ganda guys. First time kong makasakay dito. Mag-drive ng high-ace commuter deluxe. Not because ang laki din kasi ng mismong windshield ng unit. So, mas visible ka sa buong area. Pero yung difficult na lang to driving a ganito kalaking unit is yung haba niya. Kasi para ka na rin may dalang minibus eh. Para ka na din may dalang minibus. Yung nga lang, ano, napaka-premium even yung base model. Ang premium niya sakyan. Kasi yung seats, sobrang comfortable. Ang lalapad ng upuan. Yung legroom mo inside. Plus yung dashboard ng unit. So, ang adjustment sir nito ay manual. Manual adjustment sir. So, dito sa ilalim mo yung pag-adjust ng ano. Okay. Yun. Good. And then, yung pag-adjust ng height is manual din. Lambot ng clutch. Mas malambot pa yan mamaya pag ni-start. So, start natin kung okay lang sa'yo. Ayun sir. Sir, manual pala to? Yes po. Hindi ako mag-manual. Sure? Wala ko automatic. Wala, napag-usapan natin yan. Commuter deluxe manual. Joke lang, sir.
Kasi baka ko na nag-discuss sa iyo yun! Joke lang, bro. Pinag-post mo kung agad. Start natin dyan. Pinabahan ako doon. Speechless. Baka may pang blooper tayo. Okay. So, we have three keys. So, ewan ko lang kung maiwala mo yung susi pa niyan. So, dahil tatlo siya, so, lahat naman dyan is pwede. So, ano yan, mapapansin na may illumination to. Kasi pag gabi, syempre, kailangan natin na mas visible mo yung... Gagas kasi pag di mo makapa eh. Apo, sir. Itong ano na ito, ang start na ito, sir, is pull clutch. Reverse. Reverse niya, sir, sa taas. Doon, ang reverse. Nope, sir. Ang reverse niya ay... Ring up, then yun. Yun ang reverse niya. Pumasok na. So, balik mo ulit sa gitna. Angat mo yung ring. Kasi pag hindi mo siya inangat sa'yo, mapapansin mo hanggang primera lang siya. Ito lang yung angat niya. Okay. So, ring, then yun. Sumasagad siya. Reverse. Okay, pag reverse, kailangan i-press yung ring up para sumagad siya. Reverse. Ayun. Pag hindi, primera lang. Ayun. Safe na safe. Sinakatakot. Saka ano, sa 6 gear siya, so mas okay talaga na nandun yung reverse niya. So start. Start. Pull clutch. Yun. So, napaka-smooth ng tanog, although diesel. Less pa yung vibration niya, kasi yung iba ang thinking, pag diesel yung unit mo, mabibrate ka. Yun lang isa sa advantage naman ng diesel engine natin ng... Actually, sa lahat ng 2.8 liter namin, matipid talaga pagdating sa 2.8 liter and Toyota, the diesel. So yun, sir, kagaya na sabi ko kanina, may separate siya na air condition fan sa likod. So dahil meron siyang separate, hindi man siya doon nakabit yung adjustment, at least nandito siya. So kung wala kasing tao sa likod, konti lang, pwede mo siyang makontrol lang dito. Dati kasi is kung ano yung blower dito sa harap, kung ano kung lakas ng hangin dito, ganun din sa likod. Minsan dito, lamig na, init na init pa yung sa likod. So ngayon, may adjustment na sila na para sa kanila. Ngayon lang na dito. What do I mean, sir? Yung fan lang sa likod to. Fan lang, okay. Before kasi, kung ano yung lakas ng fan dito sa harap, yun din yung fan sa likod. Yung fan na, very good. Ngayon, so na-adjust mo na siya. Sa harap lang. So, sineparate na. Kasi yung iba, lamig na lamig, sa, init na init sa likod, lamig na lamig ka na dito. No choice, kailangan mo laksan. Then, charging station dito. 12 volts. Then, ito yung mga ilaw natin. Sana sa yung ilaw sa likod? Mga control ba yun? Kailangan lang naka-on din, sir. Wala naman button. Yes, sir. Then, sir, yung headlight nito, steady lang na. Isa lang, hindi siya naitaas. Sa headlight niya, sir, sa taas. Sa harap, yes sir, oo, ganun lang. Ang ano lang naman niya, sir, dahil long wheelbase kasi yung unit natin, hindi kasi siya yung tipong pag kinargahan mo sa likod, tumitingala. Kasi maiksi lang yung, ano niya eh, yung from mismong head ng sasakyan or dashboard niya, hanggang doon sa mismong headlight. So hindi siya gumaganan literally na nakatingala. At saka malaki, sir. Kung titingnan mo, napakalaki ng headlight ng unit. So, kahit pa kasi hindi makargahan siya at kumingala siya, ang laki ng sakop ng mismong ilaw niya dahil sa sobrang laki ng unit. Well, para na siyang truck. Then, dyan, sir, sa side mo, mapapansin mo rin, meron ka ng adjustment for your automatic window. So, naka-power window lahat. Unlike din sa before na power steer, na power window. Yan, sir. Click mo, sir. Nakiklik mo na. Yun! Naka-auto-fold, sir, yung ating side mirror. Naka-auto-fold yung ating side mirror, sir. So, hindi mo na kailangan buksan-buksan yung bintana. And then, yung adjustment, sir, ng ating side mirrors nandiyan na din. So, pag tingin mo siya, depende sa comfort. Yan, sir. Pwede mo siya. Yeah. Tapos yung headroom, legroom, space. Although this one is copy holder, pero kung sakaling kailangan na mas maraming sakyan, sir,
Yun. Open pa rin naman siya. Actually, sir, meron ka namang kaunti. Ay, sagad na. Yun, sa maganda. Yes, sir. Sagad na din yan. Para hindi lang maipit yung nasa legal. Yan, sir. Ito. Dito. Yan, sabay-sabay. Ayun, pwede pa. Tapos hindi mo na siya kailang, hindi mo na siya kayang ihisiga, sir, ng higang-higa. Ito lang, sir, yung sa part na to. Yan. Dito, sir, steady na to. Naka-fix din to. Itong part na to. So, sakto lang siya dun sa leg room. Hindi na sure siya na, ano, dyan na lang siguro. So, forward, adjustment, upward. Yun. Forward, tapos may, yun, height adjustment. Height adjustment. Pwedeng pwede sa matatangkad at maliliit. Ngayon, sir, check natin yung, para napabigla yung gasser, ah. Ngayon, sir, check natin naman yung sounds ng unit mo. So, okay lang, open natin, sir. Yes, sir. Dito, sir, sa ano natin, ang pagkoconnect naman sa Bluetooth mo, click mo lang itong BT. Yes, sir. So, search mo na lang yung Bluetooth name na ito. Bluetooth name naman ito is Hi-Ace Commuter lang din. Or Toyota Hi-Ace Commuter, maalin lang okay. Doon. So, yun. Sa menu, so, sounds, fader, yun, loud, depende sa ano. Actually, pwede ka rin naman mag-answer and reject call dito, sir. Kanyari, nakakonek ka na through Bluetooth. So, pwede mo siyang answer call and reject call. So, listen natin sa Bluetooth. Punta ulit tayo sa AF. Okay. Okay, sir. Anytime na nagbubukas ka, sir, ng headlight, mapapansin mo, umiilaw na din yung ating mga pindutan lahat. Actually, sir, lumiliwanag naman siya. Mas maliwanag siya. Try mo, sir, magbukas ng headlight. Yan. Ano ba itong sagat ito? Yan, ano eh. High beam. High beam. Ito, sir, yun. Nakasagat na ba, sir, yun? Maliwanag siya, sir, naman pag ano. So, ngayon lang, sir, dahil siguro maliwanag tayo sa labas pa, hindi mo pa masyadong visible. Yun. Meron siyang yun. Meron naman siya, sir, na illumination dyan. Then dito, sir, sa likod natin, so, ano lang naman siya, standard na lang din naman. Wala lang sila masyadong charging station, sir, sa likod. So, ang option is mag-charge na lang dito sa harap. Wala naman siya ibang special features, no? Yes, sir. Ang special features na lang talaga niya is yung pagiging malaking unit niya. USB port, meron din siya. Additional charging station din to. Auxiliary, so pwede ka mag-play ng music. And until now, pwede pa rin siyang gamitan ng CD. Pero CD, ito pwede mo nag-gamitan niya. May Bluetooth naman siya. Gusto mo try yung Bluetooth niya, sir? Sige. Try natin. So, pa-search lang sa inyong video. Try natin sa yung pinakamalakas niya para ma-check lang natin yung isang ano. Sa speaker siya is naka-dual speaker tayo dito sa harap. Lahat bass. Kaya kung gusto mag-ingay, harap lang talaga yung ano sa kanya. Yung speaker niya sir is ito. Malalaki naman yan eh. So yan, yung speaker niya. Ito bawal dito yung kikay kasi wala siyang salamin sir. Bawal sumakay dito sa harap ang kikay, pang likod-likod lang. Yun na yung light siya. Yes, sir. Door on, door off. And yun. Ito ko lang sa'yo yung proper sa kanya. Laging fan muna. Fan? Fan muna yung i-off mo. Lamig ito? Yes, sir. Actually, ito sir, yung mabilis ang pag-off. At hindi, sir. Sorry, ah. Ito sir, yung ano, yung circulation ng hangin sa loob. So, pag naka-on yan, yung aircon is dito lang sa loob. And then, pag naka-off, yung breeze sa labas ang pumapasok. Ito naman, sir, is rear defogger. So, para mag-activate yung heater sa likod, just click this po. And then, ito naman, sir, sa side na to, yun. Pwede mo siyang ilagot. Actually, sabay ata yan, eh. Front and rear, pag nag-ano. So, yun. Ito pala sa, rear, sa front, sir. Kung sakali lang na nagpa-fog na siya, umakit ka ng bagyo yan. Salit yun. Pakita ko lang sir sa'yo yung gas tank. Gas tank. Ayan, mag-wire.
Oh, yes, sir. Sa Pilipinas, hindi, sir. So, mas safe naman. Hindi ka na naman, ano. Hindi ka basta, bukas ba engine mo, sir? Up natin? Sige. And then, papakita ko lang yung mga tools niya, sir. Yung mga kasama niyang tools. Okay. 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 Sa tools, sir, ito yung kanyang mga tie rings. Ito. Dito siya, sir, nakakabit. So, pwede mo naman siyang tanggalin dito. And how about the jack? Ito, sir, yung jack niya. So, kailangan mo lang siya, sir, pihitin para bumaba. Kasi nakasagad siya dun para hindi siya nakaalam. So, pinaka-safe na taguan. Gusto mo, tago ka pera dito, wala naman makakaalam eh. And then, ito po yung inyong tow hook, sir. Dito naman siya nakalagay. Tow hook, front and back. So, yun. So, okay naman, sir, lahat? Okay naman. So, paano sa to? Okay, okay lang, sir, sa inyo. Magpapapicture lang ako kasama ng malaking susi. Habang kinukuha ko lang yung malaking susi, sir, tawagin ko si Ma'am Frances para interviewin lang kayo based on your experience sa pagre-release na sasakyan dito. Okay. Kung kumusta yung transaction, okay, mabilis ba, and then kung kumusta yung agent. So, yan guys, that concludes our full tour and overview upon release ng ating bagong Toyota Hiace Commuter Deluxe 2023 model. So guys, abangan nyo ang full review ng sasakyan na ito after kong ma-drive, ma-test drive, at ano ba yung user experience ko. So guys, excited na akong iuwi to. So see you sa next video. Please like and share and subscribe na rin sa channel. So thank you guys for watching.